best friend. Totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang hindi ko na mababayarin yung utang ko eh. Eh, kasalanan mo din naman kasi yan eh. Paano naman, inuna mo pa yung mga resort-resort na yan. Kailangan eh. Hindi kailangan ng katawan ng luho. Alam mo, best friend, huwag mo na lang kasi akong pagalitan ngayon. Huwag mo akong pangaralan, kampihan mo na lang ako. Sige na. Ay naku, bahala ka. Basta ako ha, hindi ako nagkulang ng magpapaalala sa'yo. Pero sandali, may naisip ako. Tingnan mo nga to. Yan ang gagawin ko para malusutan ko yung problema ko, di ba? Ano magagawa yan? Eh, wala ka namang mga sarili mong bahay, sarili mong kotse. Kailangan may collateral dyan eh. Madali na yung gawin ng paraan. Agad po akong nangutang sa pautang ng ina mo, lending company, gamit ang papeles ng bahay na pineke ko. At dahil dito, nabayaran ko ang lahat ng nautangan ko. Pero ang kapalit... Papakita ko to kay daddy. Pakita mo talaga yan sa daddy mo. O nga po, mami. I'm sure, maiinggit din yung mga tropa ko. At maiinggit din ang daddy mo. Bakit naman po maiinggit si daddy? Huwag niyo nang isipin yun. Basta isipin niyo na lang, love na love kayong dalawa ng mami niyo. Mahal din namin kayo, mami. I love you. Sophie, alam na naming peke ang papeles na binigay mo. Bayaran mo ang utang mo sa pautang ng ina mo, lending company sa loob ng 2 araw. Mami, ano ba nangyayari? Magkano ba utang mo? Ah! Huwag niyong intindihin. Ah, maliit lang naman yung utang na yan. 300,000 lang. Hindi ko na nagawang mag-deny sa mga anak ko, Dear Uge. Dahil sa nangyari, napag-desisyonan ko pong patirahin muna ang mga anak ko kay Nico. Kahit na mapalayo ako sa kanila, okay lang. Ang mahalaga, hindi sila madamay sa gulong na pasok ko.